Yun. Hello guys. Ako nga pala si Bird TV sa mga di pa nakakakilala sa akin at isa akong utility vlogger sa isang international cruise ship. Ang pag-uusapan natin sa content na ito ay yung mga nag-comment dun sa first video natin. Yun ang magiging content natin ngayon. Yung mga pinagtatanong nila, mga question nila, sasagutin ko yun. Pagsak na muna natin ng intro para masimulan na natin ito. Baka simulan pa ng iba. Yun guys, welcome back sa ating YouTube channel at itong content o itong video ito nga, it's all about sa first video at saka sa second video natin. Yung mga nag-question sa baba ng comment ang ating content ngayon. Bali, sasagutin ko siya at lalagyan natin ng twist. Dadagdagan natin yung mga tanong. Okay, first question tayo guys. Before magbarko, ang trabaho ko is, syempre, pagka-graduate ko ng college, nag-OJT ako sa Sir Boy Food Republic. Pagkatapos ng OJT, yun, nag-on-call waiter ako sa province ng Real Quezon, mga wedding. Then, nag-try ako ng regular work sa call center. Nag-applied ako as a call center agent. Yun, natanggap naman ako, nag-tuloy-tuloy na yun. 3 years, 4 years, ganun. Then, tinry ko i-push yung sarili ko na mag-apply na connected sa course ko. Yung tinry ko na connected sa course ko, which is HRS, tinry ko talaga ma-push na mag-apply. Yun, natanggap naman ako sa Buena Grande Beach Resort as a housekeeping. Then, yun yung pinakang last work ko sa land base. Then, nag-try na ako mag-apply sa international cruise ship. At doon na pumasok ako, nag-apply na ako sa Magsaysay. Actually, in-applyan ko lahat ng online hiring sa Magsaysay. Bar utility, general galley steward, at syempre housekeeping, junior waiter, in-applyan ko lahat. At ang unang nangailangan o unang kinailangan sa barko, syempre yung galley utility, syempre kasi ang daming sumusuko na galley utility, hindi nila kinakain trabaho. Kaya bilang isang first timer, sino ba naman ako para tumanggi? Yun, tinanggap ko na yung galley utility at doon na nagsimula yung pag-apply ko, nagdire-diretso na hanggang sa mga training na walang katapusan na training, syempre. Kailan mo natanggap ka na, umpisa pa lang yun, sobrang dami ng training. Ang dami mo pang pagdadaanan. Mga shipping company na may mga height limit talaga. Pero may mga, mostly na shipping company ngayon na tumatanggap ng mabababa, 5'1", 4'9". Huwag kayong mawala ng pag-asa. Tiwala lang syempre. Dahil hindi lang kayong maliliit sa barko, napakaraming maliliit sa barko ng mga magkatrabaho na sa makina, dining department, galley. Basta tiwala lang, apply lang ng apply. Mahirap talaga ako sa mahirap, pero kung pangarap mo talaga siya pagtatrabahuan at pagsusumikapan mo, wala namang mahirap sa, syempre, sa taong may pangarap mo, lalo't pinagtatrabahuan mo. Na-reject ako, katulad nga nung sinabi ko kanina, nag-apply ako sa Magsaysay Online. Ang unang tawag sa akin ng Magsaysay is sa Costa na barko. Ang height limit ng Costa is 5'3", 5'2 lang ako. Then nagtawa pa yung nag-interview sa akin kasi kung ang sabi nila, kung nakasus ba ako na magiging 5'3 ako, sabi ko, hindi po talaga, kahit nakasus na 5'2 na po yun. Kaya may mga shipping company talaga na may mga height limit, kaya nga, password. Hindi naman totally password yan, talagang yung mismong manning agency mo ang maghahanap sa'yo ng barko na babagay yung height mo. Kasi yun na nga, may mga shipping company na walang height limit. Okay, kamusta naman ang buhay ko sa barko? Masarap na mahirap. Dun muna tayo sa mahirap. Mahirap kasi first time ko rin na, first time rin ako, newbie lang din ako, katulad nyo, na nangangarap din, unang kontrata ko pa lang. Tapos, yun mahirap na kasi galing yung position ko, yung pinakamababa nga sa barko. Actually, tambak talaga, tambak ang liligpitan. Pero yun nga, sinasabi nga ng mga kasama ko na Pilipino, isipin mo na lang yung mga nag-a-apply sa kalaw, halos nagkakabunggu-bungguan na sa sobrang init. Kalaban mo, mga ex-crew, ang daming experience abroad, pero isa ka sa mapalad na natanggap na magbarko. Kaya kailangan lang talaga ng tiyag at saka pray lang para matapos mo yung kontrata mo. Then masarap kasi napapadala mo yung pera sa pamilya mo, yung mga gusto ng pamilya mo, nabibigay mo. Then nakaka-sideline ka, kumikita ka extra money na dollars din ang katumbas.
ano-ano na ang mga lugar na napuntahan ko. Actually guys, yung una kong napuntahan, kasi nga yung joining port namin bago mag-join sa barko is San Francisco. Then, saktong pag-join namin ng San Francisco, Alaska season, Canada, Mexico, Hawaii, yan. Yung mga bansa na napuntahan ko. Sa isang kontrata pa lang, ang dami ng bansang mapupuntahan. Gusto ko namang mapuntahan is Asian na country, tulad ng Indian, Indonesian, then syempre sa Brazil, Colombia, Italy, yan, mga yung bansang yan. Yan ang gustong-gusto ko rin mapuntahan. Mabibigay kong tip, lalong-lalo na kung pamilyado kang tao, huwag na huwag ka munang magre-resign sa trabaho mo. Kasi isa-isa yung asikasuhin yung documents. Then habang yun, may mga free time ka, day off mo, pwede kang mag-apply na sa mga agency. Then pwede kang mag-apply online, pero huwag na huwag ka munang magre-resign kasi sobrang hirap talaga lalo pag wala kang trabaho, lalo pag parakit-rakit ka lang. Huwag na huwag ka munang magre-resign. Yun lang yung pinakang tip na maibigay ko talaga. Guys, thank you sa mga nagtanong sa first video natin na yun, mga question nila, nasagot ko na ngayon, then may twist pa, dinagdagan ko yung tanong, then thank you, sana supportahan lang nyo yung YouTube channel natin, at thank you sa mga sumuporta at nag-subscribe na. Kung hindi ka pa subscriber sa ating YouTube channel, please click the subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga i-release na video. At syempre, click mo na rin yung like. At kung may saloobin o may mga gusto kang imungkahi o i-suggest, pwede kang mag-iwan ng comment dyan sa baba.